Hello po, welcome po sa YouTube ng Mendoreño Mangyan. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag nilang Mystical Cave at muli nating makakasama yung aking ate, si Ate Edna, tsaka yung kanyang anak na si Sia. Mula Mindoro, tinawid ko ang dagat. Sumakay pala ako ng barko para marating itong ipinagmamalaki ng Antipolo Rizal. Rizal ba? Ang Mystical Cave ngayon, papasukin namin nung Ate Edna ko tsaka ni Sia itong ipinagmamalaki ng Antipolo Rizal, itong tinatawag nilang Mystical Cave. Na bakit nga ba tinawag na mystical ang cave? Ayon sa nakalap ko, ito daw ay nagmimilagro, yung nanggagaling sa bato na tumutulo na tubig. Sana ay meron tayong makausap dun sa loob para maging pruweba na nagpapagaling nga ba yung tubig dito sa Mystical Cave. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng video na to. Sana po tapusin niyo hanggang dulo. Tara te. Grabe, dito pa lang pag bungad mo dito sa baba ay meron ng hagdan. Hindi ko lang alam kung ilang step ito. Pero sinubukan pa rin puntahan namin kahit napakalayo. Tsaka parang walang dumadaan na ano, mga sasakyan dito. Pagbungad mo nga dito, may makikita kang mga kabahayan. Pero di pa namin alam kung meron bang entrance fee. Naibalita na rin to sa 24 Horas, TV Patrol. At ayon din sa napanood ko, yung tubig nga daw ay nagmimilagro o nagpapagaling ng karamdaman. At kung ikaw ay nakapunta na dito, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba kung ano po yung naging experience nyo na umakyat dito sa kuweba na ito. At doon daw sa kuweba na yon ay merong mga imahe na mga birhen. Ganda ng bato, oh, parang mukha. Laki. Ayun, shoutout nga pala sa mga taga Antipolo Rizal dahil nandito ngayong araw sa inyong lugar ang Mendoreñong Mangyan. At salamat din sa mga supporters natin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Kakahingal, guys. Hindi pa daw nangangalahati, hinihingal na sila. Ha? Pero ang ganda ng mga bato, eh. Tipak-tipak. Problema, baka madilim sa loob. Hindi namin makita yung loob. Ayun si nanay. Meron ditong bahay. Siguro si nanay ay taga dito. Magandang maga po. Pwede po bang pumasok doon? Saan po? Andyan po. Siyape. Siyape. Taga dito po kay nay? Nang maga po. Magkano po ang entrance fee pagpapasok doon sa kuweba? Per ano person? Pag bata po. May license. Magkano po pag 50 pesos din? Bali 150. Wala naman pong tour guide packet doon o kami na? Tour guide doon sa loob ng kuweba. Ah, tour guide po sa loob ng kuweba. Magkano naman po yung bayad sa tour guide? Kayo na bahala. Ah, kami na rin po bahala. Pwede pong ma-interview namin yun. Hanapin yun si Joan. Joan po. Sige po. Sige po, Nay. Opo. Ayun nga guys, bago kami pumasok, meron po palang entrance dito sa Mystical Cave. Bali, ang isang tao ay 50 pesos. Kung bata man po, may bayad na rin po 50 pesos. Kaya kung ikaw po ay nakapunta na dito, ihanda mo yung iyong mga tuhod. Kasi napakahaba na hagdan. Grabe guys. Ang taas, ang hirap. Tapos wala tayong dalang tubig. Expect natin na parang pampublic siya sa mga posturan ng tao. Siguro pag Semana Santa ay talagang dinadagsa ito.
So ito na yung mystical cave. Meron ditong paalala. Sa alaala na ang kuweba ay puok, dasalan at lugar upang magnilay-nilay. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkalat, paninigarilyo at pag-inom ng alak sa loob ng kuweba. Iwasang mag-ingay o sumigaw habang nasa loob ng kuweba. Laging mag-iingat upang maiwasan ang aksidente. Nang maga po. Opo. Saan daw po si Joan? Yun daw po yung tour guide. Ah, yan pala. Opo. ₱50 po. Ano po pupuntahan nyo? Kuweba sa kayo. Ah, ito po yung cross. So guys, meron daw pala ditong dalawang pupuntahan namin. Ito yung kuweba na may hagdan, tapos may rehas. Tapos ito, papunta daw dun sa cross. Overlooking daw, mamaya pupuntahan natin yan. Pero unahin muna natin tong tinatawag nilang mystical cave. Ito na guys, papasukin na namin yung ipinagmamalaki ng Antipolo Rizal. Ito yung tinatawag na mystical cave dito sa Rizal. Samahan niyo po kaming pasukin itong tinatawag na mystical cave dito sa Antipolo. Pasensya na po kayo, mahangin pa sumabot. Nagulan-ulan dito sa gabi. Pero binawal po talaga po. Ha? Binawal din namin to. Kaya lang kasi diba syempre po pag nagulan-ulan, mahangin. Ah, dito pa lang, mararamdaman mo yung ano, lamig ng kuweba. So ito na yung pinaka main entrance niya. Inday Nelly Delis. Lamig. Huwag ka matakot dito, babe. Ano dito? Ano ko, pumapasok ko dito eh. Kaya lang kasi may pasok sila bukas. Kuhanan kasi ng card ako. Ayan po yung switch niya. Ah, may switch po pala. Bago ka palang pumasok dito sa kuweba na to na rehas. Dyan. Meron pa lang switch. Opo. Ano, dapat mabilis kumano dito kasi minsan yung ibon din nila nako-control yung paglipad nila, baka masampal kayo sa mukha. Ah. Ganda guys, may ilaw. And bali po na discover po ang mystical cave since 1970, na develop 1980, nabuksan para pasyalan 1985. Tinawag po itong mystical cave dahil po madaming gumaling tsaka natupad po yung wish nila. Ito po yung stalactite po. Tinawag na stalactite ceiling. Stalagmite ground. Bale, 1,000 or millions ago, nagdidikit yung stalactite tsaka yung stalagmite. Nagiging column. Ayan po. Mm-hmm. Nabuo po yung image na to galing sa tubig sa taas. Di ba po kapag umuulan ng malakas, sinasala ng lupa yung tubig. Sala ng lupa, sala ng ugat, sala ng bato. Tapos dito po kayo titingin banda, kapag po nandito na yung tubig, kung ano yung napataka ng tubig galing sa taas, pababa, yun na ay nagiging stalagmite at nabubuong imahe. Yun po. Ingat po sa paglakad po ah. Napanood ko po, may mga pinagsyutingan din to ng mga artista. Dito rin po yung doors ni Allen Dison, ni Sir Allen Dison, kung opo. Saan doon din nag-extra din po yung papa ko sa doors. Tapos yung Wonder Lost kay Charm Aranton. Tapos yung Lost, ingat po kayo ha, Lost Music Video. Tapos po yung SB19, yung Gento, dito. Ah, dito po. Opo. Diyan din po nagmimisa. Diyan din po pwedeng mag-meditate. Kaya lang po kasi madilim po siya sa loob. Yan po yung tinatawag namin cathedral. Ay, naku, ingat po. Sorry. Kukuha po ba ang flashlight po? May flashlight pa po ba doon? Titingnan ko ba kami. Wait lang po. So guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng mystical cave na tinatawag nilang Milagrosong Kuweba. Kumuha nga si ate ng ilaw kasi muntik na akong nadapa. Bali may ilaw po sana kami. Ngayon, pagdating namin dyan, nakalimutan ko yung ilaw ko na pangmalakasan. Kaya sorry sa mga viewers namin, baka sabihin na naman nila na talagang iniwan mo ganto ganyan. Pero hindi ko naman po aakalain na
maiwan ko. Pero ito nga yung pinasok namin, itong Mystical Cave dito sa Antipolo Rizal. Kaya samahan nyo kaming pasukin at malaman natin yung history pa noon kay ate, yung kaalaman dito sa loob ng kuweba. Nagkuha lang siya ng ilaw. Ayan po. Tension na po ah. Tension na po ah. Lagyan na panapaksa ako ng flashing. Bali, ito po yung first image, yung Pieta. Ito yung pinaka-shape ng mukha ni Mary. Ito yung pinaka mukha ko. Sorry, ito yung mata, ilong, bibig, nakasimangot po. Ito yung likod. Yung tuhod, yung binte. Kalong niya dyan si Jesus Christ, ito yung ulo, yung katawan, Pieta. Yan po yung namatay si Jesus Christ nung binabasa sa cross. Hmm. Yung doon po ate, anong ano yun? Pero napapasok pa rin. Opo, yan po yung katedral. Ah, pinaka-katedral niya. Opo. Maliit lang siyang butas. Malaki po siya. Opo. Dito po yung ano po siya, yung Holy Family. Ibig sabihin ko po, pag pumasok po kayo sa loob, malaki at malawak po dyan sa loob. Kasi po, yan po nagmimisa at may kinasal din po. Ito yung Holy Family. Ito si Mary, si Jose, tsaka si Baby Jesus Christ. Holy Family. Tapos ito po yung calcite stone. Yan po yung minerals. Yan yung tinatawag din na calcite stone or salty stone. Yan po yung pinagbabawal na hawakan po. Pero po yung ito, nahahawakan yan. Opo, pero iwasan na lang po na kapag hinawakan po, mag-picturean o mag-videohan po. Ingat pa. Dito, abe, okay lang dito. Pwede naman siya nakakatakot. Natakot yung pamangkin ko, guys. Sabi ko sa'yo, huwag ka na magsama eh. First time lang po kasi niya po. Eh, dito yung kabuuan ng kuweba. Ano po. Tapos ito yun siya, yung wishing well. May coins po kayo? Meron po. Ah, meron pala. May tubig po yan. Wala. Meron po. Alam kasi 50 feet po ang lalim yan. Kasi tsaka hinukay din daw po. Sino po naghukay mga nagtitreasure? Ano po, yung hinahanap po siguro nila kung may tubig yan sa ilalim. Mm-hmm. May wishing well. Coins po ang gagamitin. Meron po pala dito yung wishing well na gaano kalalim po ate? 50 feet po 50 feet. Or 70 feet ang lalim. Grabe lalim. Bawal maghulog ng mga papel o palara. Ang sinasabi po dyan, yung papel na sinusulatan o yung palara. Ah. Pero mas maganda kung ihulog ay coins. Coins na. Ate, maghulog tayo ng coins. Mag-wish tayo para matupad yung ating kahilingan. Prosperity, business, success, work, study abroad. May mga natupad din po na nag-wish po dito na nakapag-abroad, na ilang balik sila. Nakahanap po sila ng mabait na amo. Ayun, nakapag-wish na po kami dito sa tinatawag na wishing well. Marami daw pong natupad na ang kahilingan na nag-wish po dito. Ah, pwede rin pong magtirik pala ng kandila. Oh. Next time po, pagbalik niyo po. Pagbalik po. Dito po. Ayun, taas. Ito yung Holy Face of Jesus. Ito yung corona ng tingi, buho, mata, ilong, bibig. Ito yung pinaka-shape ng mukha. Oh, Holy Face of Jesus. Ayan o, ganda. Ito po. Oh. Buo. Talaga siya. Buong buo. Mukha. Galing. Tabi-tabi po. So, bali po kasi yung binablog ko o lahat talaga sa page ko. Oh. Almost cave talaga. Kaya first mamaya time po, may i-recommend din po akong kuweba. Pasensya na po kayo sa flashlight po ah. Okay lang. Yung ibang mga flashlight po kasi namin na nasira na. Mm-hmm. Ito po, binigay lang po ng kapatid ko kaya eh. Medyo malakas. Ito po yung Mountain of View. Yung, di ba po, kapag yung tubig, gumagano siya. Mountain of View. Yan siya. Alam niyo po, nung natuklasan ito, nabansagan din po itong
Crystal Cave. Lahat po ng inaapakan, ito, lahat yan tinatapakan niyan, sobrang kinang. Lahat ng stalactites, stalagmite, ceiling, lahat yan ay makinang. Pero po, ano po, nagulat ako kaya naging ganito na lang siya. Ito pong hukay, sinadya talagang hukay na noon? O may naghuhukay talaga? Siguro po, ganyan na po talaga siya. Kasi parang lumaki, dati maliit lang yan eh. Ganun. Ito po yun siya. Ayan, may inakaysa. Sorry, bawal po siyang ilawan ng pinaka-pointed po ah. Bawal po kasi may side effect sa mga ibon. Yan po yung... Yan po yung ibon. Yan yung balin sa sayaw. Yung lumilipad po kanina, yung sumalubong po sa inyo. Opo. Minsan lang po yung may mangyaring ganun po. Ang ganda ng minsan pa ilan-inan lang yung ibon. Pantay na pantay yung ceiling niya. Diba po? Ito yung original na marmol na makikita po natin sa mga bahay ng mga... sa mga subdivision, mga ganyan po. Yan yung original. Galing, no? Sa lahat ng kuweba na napasok ko sa oriental at occidental, ngayon lang ako nakakita ng ganitong ceiling. Man, dito lang po yan. Dito nyo makikita po yan. Patag na patag. Tsaka po, kami po, nakapag-guide na rin kami dito. Sobrang tagal nun, nung lumindol sa labas. Opo. Tapos hindi naman siya affected dito sa loob. Ganun. Pag mamayari po talaga ito ng government dito sa... Hindi po. Private property private po ito. Property. Kami po ay tauhan ni Inday Nelly Delis. Ay, siya po kami yung nandun nakapaskin yung, sa po, yung papa ko po yung pinatira. Kaya napunta po kami dito kasi po yung papa ko ay sasagin ng mot no may-ari ng kuweba. Mm-hmm. Yun. Nung nalaman niya yung kwento ng buhay ng papa ko, dito na kami pinatira. Dito na kami lumaki. So mga ilang taon na po kayo nakatira dyan? Nag-start po akong mag-guide dito, 10 years old, mag-11 po. Pero, ano po, pasyal-pasyal kasi nasa Maynila pa ako nakatira dati. Opo. Yan. Yung, tapos ito po yung Saint Anthony de Padua. Siya shadow lang po kahit tumingin. Dito rin po, nag-shoot yung tiyanak ni Celine Yusap, tsaka ni Miss Judy Ann Santos. Mm-hmm. Celine Yusap po, ayan. Yung tiyanak. Dito po sa kabila, yung Victor Magtanggol, yung Marina. Ah, dito. Yan po yung mga ibon po. Paniki po, wala po, no? Paniki po meron sa underground. Pero kahit pumunta po kayo sa underground, bihira lang po makita yon. So, mga ilang ground floor po ito? May 7 floor underground po. Ang luwang. Hanggang doon po, pinapapasukan nyo? Opo, yung boss po namin. So, pagbalik po namin, sana makabalik pa kami. Makapasok kami doon. Opo. Makapasok natin. May nasa rin. And, ito yung black nasari, nakahiga po. Hanggang dyan po ah. Siya shadow lang po kay tumingin. Ito yung noo, mata, and siya shadow po. Kita nyo po. Opo. Ilong, bibig, baba, leeg, dibdib, braso, kamay, ito yung tuhod, yung binte, tsaka yung paa. Black na sa rin. Oo nga. Pagano'n siya. Ito po yung ano ng ibon. Yan kain niya. Oops, ng ibon. And kapag magtatanim, ito yung ginagawa. Pampataba. Hindi nabibili. Ito, tingnan mo itong ano niya, yung kesamin niya. Ang ganda nga ng kesamin niya. Opo. Parang kala mo sinadya. Sinadya siya, ang ganda. Tapos, alam mo yung mga kesamin sa mga simbahan? Opo. Parang ganun-ganun. Diba? Opo. Meron na kasi akong mga... Lalo sa mga Katolik. Parang diba? Sinadya talaga yung kanya. Opo. Parang po ginawa siya. Ayan. Hindi. Kami po, sobrang tagal po nito, pero nagagandahan pa rin kami dito sa kuweba. Tingnan mo itong side na to. Parang puntot ng ano. Oo po. Oo, tama po kayo. Ang ganda oh. Yung pa, nakakaano, yung nakaka... Ang ganda ng kuweba na to. Sabi. Parang mas maganda talaga siya sa personal. Pwede po kayo mag-meditate po dito. Pwede po kayo mag-picnic sa labas or mag-celebrate ng birthday. Huh? Wala pong bayad yung cottage. Ingat po ha. Ayan, yung mga bato na yan. Ayan. Ganda, oh. Dito po yung nag-shooting yung Marina. Ni Miss Claudine Barreto. Opo. Parang
Opo, oh, po. Ito yung trono ni Dugong. Ah, dito pala yun. Mm. Di ba po matagal na yun? Yung Dugong na yun? Opo. Oh, 6 years old pa lang yung bunso ko nun. Bata pa ako nun eh. Dito pala yun. Kaya pagpasok mo, sabi mo, pa nasa ilalim ng dagat. Yung kaharian. Basta mga bata pa yung mga bata pa kami nun eh. Yung Dugong. Parang alam. Ito yan, yung mga ano yan. Ang ganda talaga ng ceiling mga niya. Bato, yan lahat. Ito po yung gold dust na galing siya sa tubig na naging bato. Kaya rin siya tinawag na gold dust kasi kapare siya ng mga gold na yung mga parang mga buhangin na gold niya ganun. Okay. Ito po yung ano. Ito lagi iniisip ko kasi nga meron siyang bilog. Hindi ko alam kung saan galing niyang itlog niya. Kung sa ano, sa butike. O, ito kasi nakatapat dito eh. Baka pugad niya po, yung itlog niya. O, po, tignan niyo po, ayun o. Hmm. Para siyang maliliit na, para mga granules na maliliit na ating. O, po. Diba? Parang hindi naman siya. Pero po, ang amoy po niyan, hindi po siya mabaho. Hmm. Alam niyo po yung pag naglaba kayo, amoy chlorine. Hmm. Hmm, ganun. Ayun, ang madaan siya. Tingnan niyo po siya, para siya yung roaster. Sa shadow niyo lang po siya tingnan na wala siyang tuka. Tingnan niyo po. Ayan. Mm-hmm. Ito po yung Buddha. Sa shadow lang po kayo tumingin. Ang iba po, ang tingin po dito ay Chinese Buddha. Ang iba, Thailand Buddha. Ang iba, Cambodia. Kayo po, anong tingin niyo po dito? Chinese. Parang Chinese nga. Ayan. Dito rin po nagpupunta yung mga manggagamot po, yung nagme-meditate sila, tapos nagpe-pray sila. Pag Semana Santa po, dinadagsak po talaga. Opo, marami pong pumapasyal po dito. Ito po yung ano po, yan. Ito daw po ay rabbit, ito yung pusa at ang aso. Tingnan niyo po. Oo nga. Sa shadow. Tingnan mo. Ito, yan, lahat yan, maganda talaga yan. Lalo na ito po, pinag-isipan ko, paano nagkapatong-patong yung bato, di ba po? Paano kayo nagkaroon at nagpatong-patong yan? Galing ng bato. Yan yung mga bato po. Yung mga bato. Yan. Mamaya po, pwede po mag-picture kapag gusto nyo po. Ito po yung Mount of Calvary. Yung bundok po na inakyat ni Jesus Christ nung ipapako po siya sa cross. Tapos ito pong bato na to, ito yung taong sumusunod kay Jesus Christ. Siya shadow lang po kay tumingin. Opo. Ito po si Mary. Ito si Jesus Christ na kaluhod na pasan yung cross. Meron din pong nakaluhod sa harapan po niya. Tapos next, ito po si Jesus Christ nung pinako na po siya sa cross. Ayan po, Mount of Calvary. Ingat po kayo ah, dito po sa mga bato. Kasi po, minsan madulas yan. Ang ganda yan kasi yung view halos kabuuhan ng pwede. Opo. Opo. Ito po yung, opo, mystery po talaga. Ito po yung, ano po, yung The Visitation. Ito po si Mary Ann. Ayan po si Mary. Ito yung camel na sinakyan niya po. Kasi po, sa mga mag-asawa na hindi po sila mag-anak, dito po mag-wish yung babae. Ayan, para sa pagbubuntis po. Marami, natutupad naman po. Meron po natupad kasi yung tita ng anak ko po, example lang po yan ah. Opo. Yung tita ng anak ko, hindi siya nabuntis. Tapos may sakit siya na, di ba may magano na hindi talaga mabuntis. Sakit daw yun. May pinaupos namin siya doon, tapos pinahawak namin siya dito, gumaling siya. Tapos nabuntis siya, dalawa na yung anak niya. Ngayon, nasa abroad siya. Galing. Mm. Pag tinignan mo talaga camera. Tapos, parang anong sabi niya, para daw lagi siyang pinapapunta dito sa lugar na to. Kaso hindi nga makapunta siya, kasi may anak siya. Ito yung gitna ng kuweba po. Yan yung gitna ng kuweba.
Kapag malakas po yung ulan, syempre po magtatagulan na po. Kapag malakas yung ulan, dito nanggagaling pinakamalakas na tubig pababa. Kaya tignan nyo po yung bato. Tignan nyo, ganyan. So, pag bagyo po, may tubig po to? Opo, ayun po yung ano yan. Ay, agos ng tubig niya. Agos ng tubig. Hmm. Kapag tag-ulan po, mas maganda rin pong pumunta para maligo. Kasi po, kahit saan part ng kuweba, ano po, maraming tubig, pwedeng maligo. Ayun po, maraming gold dust. Ayun ah. Galing. Hmm. Maraming ipon dito. May naglalagay po dito ng mga timba. Para... Opo. Wala po kasi po kaming nawasa po kasi po mataas po dito sa Antipolo. Mm-hmm. Yan po yung ginagamit nyo? Yan po yung iniinom namin. Sinasala po yan. Ah, sinasala? Sala ng lupa, sala ng bato, sala ng ugat. Tapos sinasala din namin ng panyo or kahit anong tela na pwedeng pang sala. Mm-hmm. Dito po tayo. Ito madami oh. O meron din dyan. Bali po, makikita nyo po dito yung tatlong persona. Ito si God the Father, nakaupo sa trono niya. Ito yung pinakangupuan, koronan tinik, ulo, braso, tsaka po yung kamay. Ito po yung tuhod po, yung binte. Dito kayo mag-wish ng for peace of mind. Tapos next, ito yung God the Holy Spirit. Ito yung pinakang ulo, katawan, yung pinakang pakpak. Ayan, sa shadow lang po kayo tumingin. Tapos ito po yung God the Son. Bali po nakasandal po siya sa dingding. Ayan po. Ito yung pinaka-shape na mukha, half face po. Ito yung mata, umiiyak. Ito yung ilong, braso, katawan, braso, kamay, hawak po niya yung susi ng langit. Tapos ito yung Our Lady of Miraculous Medal. Ito yung ulo, yung kapa. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Galing. Ito, tignan niyo po ito. Para siyang mga prints ng cat. Ayan. Tignan niyo po, ayan. Ayan nga. Tapos ito sa kabila, para po siya yung bell. Tapos ito yung para yung unang instrument po. Para siya yung sa, yung ginagano po. Ayan. Okay na, be? Hindi ka natatakot, be? Meron po ditong mga tao na nag-iigib din pang inuwi nila. Mga tumutulo na tulo. Pwede naman po, kung may ilalagyan po sila. Wala naman pong bayad yung tubig po eh. Dito yung ano po siya, yung healing stone. Kaya po siya tinawag na healing stone kasi po dito ginagamot ng may-ari yung mga pasyente niya. Dito rin gumagaling, pero kahit wala pong manggagamot, pwede po kayo sumandal at umupo. Ito yung para sa kagalingan ng sakit at dito yung sinabi ko po kanina na pag nag-wish po, for pregnant po. Pag nag-wish, dito nag-granted. Tapos ito yung sa ano siya, yung pinagsulat. Para siya yung pinaka-ano ni Jesus Christ, yung sa pangsarado. Opo. Tapos para din siya yung sa Ten Commandments. Ayan. Tapos ito yung, ayan, tignan niyo po ah. Tignan mo mabuti. Ayan, dito po kayo sa taas. Ito si Jesus Christ, nung paakyat na po siya. Ito yung ulo niya, ito yung kamay niya kumakaway, ito yung katawan. Tignan niyo po. Ayan. Ang galing. Para pong lagusan, no? Yun, no? Opo. Luwan. Yan, lahat yan yung kabuuan ng kuweba. Tapos ito yung papa ko nag-aayos nito. Siya rin yung nag-aalaga ng kambing po kanina. Na nakita nyo rin po kanina. Sa labas. Dito po yung bathtub po. Dito po nag-shooting yung Jezabel Marina Ariana. Mm-hmm. Dito, magandang maligo kapag tag-ulan. Ah, nagkakatubig po ingat talaga. Ingat po madulas, ha? Nagkakatubig po para talaga. Opo. Yan yung, dyan nag-shooting yung Jezabel Marina Ariana. Ingat po madulas. Kaya ito, yan po ay hindi dugo. Yan ay pintura. Mm-hmm.
Nilagay na lang po. Opo. Tapos ito po yung mga makikinang ayan. Sa lahat po ng kuweba, yan po talaga ang pinagbabawal na hawakan. Kasi mamamatay. Opo. Ayan, nawawala na yung kinang. Kagaya na ganito, example, ganyan. Nawala na. Or, mas matindi pa, nangingitim, at hindi na lumalaki. Ganda. Tingnan po sa kabila, ganyan ang nangyari. Eh, no? Para saan naman po to? Ano pong tawag dito? Ah, ito po yung kubo. Diyan po linalagay yan kapag tag-ulan na po. Pag, so, ibig sabihin, kapag yung mga kumikinang, pag nahawakan siya, nawawala po siya. Tsaka yung ceiling po, iba't iba yung kulay niya. Merong ganito, may yellowish, may light brown, may white, mga ganito. May mga kulay. Tingnan niyo po, kagaya na ito. Tapos ito. Tapos yung sa kinang naman po nila, di ba ito parang siyang patuldok-tuldok? Kasi ito parang yung binasag-basag na design sa bahay, di ba po yung mga babasagin? Tingnan niyo po, ayan, magkaiba sila. Dito po yung imbakan o yung tinatawag na mini cave. Pwede rin siyang tawaging mini bathtub. Yan yung mini bathtub. Napupuno rin po ng tubig yan? Opo. Ang daming galon, no? Diyan po kami kumukuha ng inuming tubig. Ito yung dressing room. Oh, galing. May dressing room. Dressing room po siya. Ingat po ulo, ha. Mahirap pong mauntog. Daming mga ano, guys, oh. Galon-galon. Itutuloan tayong tubig. Yan po, ayan. Ito yung chandelier. Puntot ng sarili. Oo po. Ingat lang po kayo sa mga ano po ha, dito sa mga daanan po kasi po hindi po patag. Ayan po, yung lalim na yan. Ano po? Yan po yung 7th floor underground. Ah, pinapababaan nyo rin po? Pag ano? Opo. Nag-guide din po ako dyan. Dito po sa first floor, 50 pesos. As mm-hmm. dito po sa underground is 100 pesos. Kaya po, pag pinagsama po yan, 150 per head. Pero kung pupunta po kayo dyan, mas maganda po, handa po kayo. Next time magdadala na lang po kayo ng pagkain, pamalit sa damit, pambaba. Pero bawal po kayo magpantalon at mag-short. Ano po dapat? Kasi stretchable po sa lalaki, tapos sa babae po, leggings. Tapos, tiyakin nyo po yung ano po, yung rubber shoes nyo na hindi po madulas. Kasi tignan nyo po. Madulas nyo. Dito lang naman siya mahirap. Pagdating sa gitna, madali na po siya. Malawang po yan sa loob? Malawak po. Ah, malawak. Pero pagkababa, depende po sa inyo kasi, pagbaba dyan, madilim, tas manipis yung hangin. Pero kaya naman pong huminga. Mm-hmm. Tas ito yung giant candle, yung katawan, yung pinakang apoy. Sa loob ng apoy, may dalawang candle, pero bato lang yan. Uy? Bato opo. Yan? Ang galing, no? Tas ito po yung Noistra, Senora de la Paz. Ito yung Virgen Antipolo. Ito yung pinakang ulo. Ito yung buho, yung kapa, tsaka yung paa. Bali po naka-side view siya. Tapos tingin po kayo dito dahan-dahan. Dahan-dahan po ha. Ito yung Serpent of Eden, yung as na tumukso kay Eva at Adan. Ito po si Adan yung brown, si Eva yung puti, magkayaka po sila. Tapos ito po yung asong lobo. Ito po yung katawan ni Jesus Christ. Ayan, sorry, nalupot na yung flashlight. Ito po yung katawan ni Jesus Christ. Dito po yung bandang ulo. Ito po yung balikat. Spinal cord. Tapos po, ito po yung tinusok ng sibat. Tingnan niyo po kung gaano siya kinis, tsaka yung ano po talaga. Ayan po. Grabe, no?
Opo. Ganda na maganda po talagang gawa ng Panginoon natin, ng Diyos. Ganda sa ng God's creation. Opo, okay, tama po kayo. So yung baba guys, babalikan natin sa susunod na vlog kung mababaan pa natin, kung makakabalik pa tayo. Ito yung two types of person. Ito yung eagle of the pride. Ito po yung pinakang tuka. Ito yung leeg, yung katawan, yung pinakang pakpak. Ito po yung pagitan. Ito yung sheep of humility. Nakatago mukha. Ito yung ulo, yung leeg, yung katawan. Mapagmataas, mapagkumbaba. Kaya tingnan niyo po, nakatingala po yung eagle. Kasi po, mapagmataas, mapagkumbaba. Tapos ito yung pinakang harang nila. Kasi kung magkadikit sila. Ito po yung ano po siya, yung si, ano po, si Moises. Di ba po siya po yung nag-ano ng nagsulat yung sa Ten Commandments po. Tama po ko, di ba? Ito yung sa Ten Commandments. Ito yung ulo. Ito yung kamay, nakataas po siya. Ito yung katawan. Tapos ito yung bato na inano po niya na tungkod niya. No, alam niyo po, kapag tagulan at malakas yung ulan, kapag may bagyo, ayan, malakas po yung tubig talaga niyan. Tinitignan ko pa ngayon dati kung saan talaga nanggagaling yung tubig eh. Basta ang lakas talaga na, para, alam niyo po yung parang pulse. Opo. Dito ko lang nakikita yun. Ganyan. Ayan po. Kapag ano yan, tinitignan namin talaga yan. Okay ka na, be? Ito yung wishing heart for love. Sa mga nasa legal age po, pwede po mag-wish dito para sa love life. Magkaroon hindi love lang life po sa love life, mag-wish din kayo para pwede nyo rin ipag-wish yung family nyo, yung kaibigan nyo, yung syempre, mas mahalin din natin yung kaaway natin, di ba po ba? Yung mga haters. Yan, sorry. Ito yung wishing heart for love. Wishing heart. Kaya ako po siya tinabi dito kasi po, may naglalagay dito ng candle. Yung pagkalagay niya ng candle kasi malapit dito eh. Baka masunog. Mag-wish nga ako, te. Pailaw. Sige po. Wish for love. Yayakap lang po kayo sa dalawang puso. Mag-wish ako sa sana makatagpo na ako ng babaeng mamahalin ako ng tapat. Yung hindi maluho. Yung hindi hinihingi lahat-lahat sa akin. Basta yung hindi maluho, tsaka para sa family ko. Tsaka sa, 100,000 subscribers, road, ilang libo na lang, 10K. At mas marami pa pong bago manunod sa inyo. Opo. Yan, ito yung siya, yung wedding bell for wedding. Galing. Yan, wedding bell. Ano po yung nakadikit? Ba't may dumikit? Pasensya na po kayo kasi nung una kasing tuklas nila dyan, nilagyan pa nila ng pangalan kaso hindi na kasi natanggal. Kaya hindi namin alam paano yung alisin. Ang nakalagay po dyan, wedding bell. Galing, no? Pero po may sound of bell sa dulo. Meron pa rin po dito yung secret cave, kaya lang hindi ko na po kayo papapuntahin kasi baka... Sa bata po. Opo, madilim po kasi. Sa pagbalik ko na lang po. Kahit dun po sa katedral ay madilim din po. Opo. Halo, may isa po pala ako sasabihin. Kaya ito tinawag din mystical cave kasi kumunyari, may mga ilan-ilan lang talaga na hindi rin nakakapasok dito. May mga nag-guide ako, pero matagal na yun. Pagpasok niya, parang hindi siya makaano sa kuweba. Yung parang hinihingal siya, mga ganun. Siguro dahil ganun may mga hindi nakakapasok at nakakapasok. Lalo na minsan sa bungad lang, hindi na sila nakakapasok eh. Yun yung may mga third eye.
Siguro po yung ano doon, may third eye din yun na hindi na pumasok. Bungad lang. Siyempre po, sa Pilipino, bilip pa rin po natin sa mga kasabihan po. Ito yung Prago Fortune. Ayan. Kahit wala po kayong coins, pwede po kayong humawak. Hawak ka, be. Para swertein ka sa pag-aaral, sa in the future, ganun. May Prago. Pero siyempre, kay God pa rin po tayo mag-wish. Wala naman pong masama kung mag-wish po kayo. Opo. Mag-wish kasi tayo. Po, ano po siya, dati po ang tawag po namin dyan, Lucky Prag. Pero may nagagay din po akong Chinese, kaya dyan. Tawa ka na. Tawa ka, para in the, sa future mo. Yung anak ko dyan din umahawak eh. Prag. Dito lang po tayo, tapos doon sa dulo, hindi na po pupunta. Opo. Mag-ingat po dahil madulas. Marami na naman makikita yung viewers namin dito na mga kakaibang elemento. Ay! Ano nangyari? Okay, ka na. Ito yung sound of bell. May galing. Yan. Try nyo po, sound of bell. Tampasin mo ate. Yan po yung sound of bell. Kasi ito po, may tuturo po sa inyo. Di ba po kapag tayo umiinom ng tubig na marumi, ganito ang nangyayari. Tingnan nyo po. Kaya dapat po, pipiliin po natin uminom ng mas maraming tubig kesa sa mga soft drinks, mga ganito. Pwede po siyang hawakan po ah. Ganyan ang nangyayari sa katawan natin. Kapag nakainom tayo ng hindi safe na tubig, ganyan ang nangyayari. Kaya di ba po nagkakaroon ng sakit na, alam nyo naman po yun. Kaya ganyan. Itong lalagyan na to, sobrang tagal na to, pero ano naman po, malinis naman po yan. Dito yung secret cave po. Ito yung photo booth para sa mga gustong magpa-picture. Ayan, dito pinapasok yung mukha, dito yung nagpipicture. Dito na po yung pinakang last image, yung mother and child. Bali, nakatalikod sa atin si Mary. Ito yung pinakang ulo, yung kapa. Kalong po niya dyan si baby Jesus Christ, ito yung ulo, yung katawan, mother and child. Ayan, marami pong salamat sa pagpasyal niyo po at welcome po dito sa Mystical Cave Antipolo City. Ayan, good luck po. Tubos po akong nagpapasalamat sa kay ate na nag-tour guide sa atin dito sa Antipolo na kung tawagin yung kuweba nila ay Mystical Cave na... Sabi nga ng karamihan ay milagrosong kuweba. Oo po. Hanggang dito na lang po yung pinakadulo niya. Kasi saan po yung pinaka... Dito po yung secret cave. Ah, next secret. Time po, pwedeng pumunta po dito. Yun nga po. Sana makabalik po ulit kami dito dahil papasukin namin yan yung secret cave. Tsaka yung kabilang side po atin, no? Cathedral, tsaka yung underground. Underground. So hanggang dito na lang po yung vlogs ng Mendorin yung Mangyan. Maraming salamat po sa lahat ng... nanood, nag-like, nag-share, at nag-subscribe. Tapos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil hindi naman po ako makakarating dito sa Mystical Cave kung hindi po dahil sa mga viewers namin na humigit kumulang ng 89,000 subscribers. Hanggang dito na lang po, sana po makabalik kami dito sa ipinagmamalaking kuweba sa Antipolo, Rizal.